Kasunod na testing habang mayroong baterya. Panoorin niyo po ito mga paps ha. Mahalaga to. Ito po yung troubleshooting natin. Kahit sa mga Aegis Legend or ibang unit, usually ganito po yung ginagawa ko. 1, 2, 3, 4. Nabuhay na. Okay. Okay, ngayon, bakit nabuhay? So, bakit ganun? Kasi yung charger, rekta po yan. Hindi mo kailangan ng power supply galing dito sa part na to. Hindi mo kailangan ng power supply dyan. Rekta ito. Ang problema dito, 5 volts. Sarap lang na may nagpapadala. Yun nga lang, ang pinadala sa'yo, trabaho. Sarap sana kung regalo. Ng mga, ano mga paps. Oops, masisira. And, i-unbox natin sa mga paps. Ang ingay naman ako. Super ingay. Cloud! Pleases! Cloud! Yeah! Pleases! Kanina pa eh. Kaya pleases na eh. Hindi ko alam kung paano ko ito bubuksan. Ito, ito, ito. Oh, shoutout nga pala kay Joshua Ken Laluan. Okay? Papashoutout siya nung nakaraan eh. And ipa-flash natin yung ibang nagpapashoutout, no? Meron tayong taga-Indonesia na nagpapa-shoutout. Indonesian. Sabi niya, halos pareho lang daw yung mga salita naman nating mga Pilipino, nating mga Pinoy, at saka yung mga Indonesian. Oh, halos pareho nga talaga. So, marami tayong pag sa bahay yata, pareho din eh. Bahay. Ano yung magandang hapon sa ano? Magandang hapon. Ay, magandang araw. Nalimutan ko yung ano, sinesearch ko kanina. Tagal lang yung unbox nito. Unbox mo na. Eto. Ayan na. Ayan siya mga paps. Kita nyo. Buhayin kaya natin yung ilaw. Yo. Buhay na. Ayan. Okay. Shoutout nga pala sa nagpadala nito, no. Salamat sa iyo. At ako yung pinagkakatiwalaan. So, dalawang unit daw po ito eh. Dalawang unit. Nakalagay sa isang box. So, titingnan natin kung anong mga laman nito, no. Aha. Ayusin natin. Yan. Okay. Ah, isa lang pala. Isa lang siya. So, hindi siya yung kausap ko. Akala ko yung isang kausap ko, yung iba pala. Iba pala itong may-ari nito. So, Aegis X na naman to. Sawang-sawa na tayo dito eh, no? Mayat maya may nagpapadala ng mga ganito, no? Aegis X. So, tingnan natin kung anong problema. So, ipapakita ko sa inyo yung mga karaniwang troubleshooting. Yan. Troubleshooting procedure natin. So, samantalain na natin itong bagong padala na to. Kuha tayo ng bagong baterya. Dalawang bagong baterya yan. Testingin natin siya. So, unang testing. Testing muna natin sa battery. Ayan. Pring! Ayan. Then, buhay natin. Okay. Hindi siya nabubuhay, no?
Tapos kasunod na testing habang mayroong baterya. Panoorin niyo po ito mga paps, ha? Mahalaga to. Ito po yung troubleshooting natin. Kahit sa mga Aegis Legend or ibang unit, usually ganito po yung ginagawa ko. Uy, nag-spark. Kita nyo? Nag-spark siya. Okay. Sinaksa ko na siya. Walang reaction. Kita nyo? Wala siyang reaction. So, itry naman natin pindutin itong dalawang boto na to. Ito. Okay, wala rin reaction. Tama naman yung pagkakalagay natin ng baterya. Okay. So, next. Next na testing natin. Ito mga pops. Testing muna natin siya pala ng ano, walang nakalagay na baterya. Wala pa rin. Ayun, meron. Kita nyo? Nag-respond siya dun, oh. Oh. Kita nyo? Okay. Okay. So, testing ulit natin siya sa baterya. Imposible na lobat itong dual itong dalawang bat natin. Testing ulit natin. Wala eh, oh. Kita nyo? So, kasunod mga paps, pakita ko sa inyo ito. Ito naman. Higpitan natin itong apat na ang ingay ng big bike. Palagpasin muna natin yung mga ano, yung mga maiingay na sasakyan. So ito no. Itong apat na tornilyo na to, itatry natin higpitan no. Okay? So mga tricks po ito, ah. One, luluwagan ko saglit tapos higpit ko ulit. Oops. Okay. Luwagan ko saglit tapos higpit ulit. Luwag tapos higpit ulit. Luwag tapos higpit ulit. Yan. Apat. Then, itry ulit natin. 1, 2, 3, 4, 5. Nabuhay na. Okay. Okay, ngayon, bakit nabuhay? So, may chance na dito po yung problema sa itaas na part. So, ang gagawin natin, obserbahan natin yan. And, pagkatapos natin obserbahan ng ilang, halimbawa, hanggang bukas, kung magluloko pa siya, pag nagluloko siya, babaklasin na po natin. Okay? So, yun po yung mga karaniwang troubleshooting, no? And, lagi nyo i-check itong mga part na to. Ilang video ko na yung dumaan, may mga na-post na tayong video na lagi kong sinasabi. I-check po natin itong mga parts na to. Ito. And, ito. Yang sa loob. Bali, ang mga i-check nyo, 6 na points, no? So, negative point para sa baterya. Ayan. Then, itong sorry. Positive pala to. Positive, negative point. Then, itong battery control management point na parang pin. Then, itong nilalapatan niya. Usually, pag yan naman ang problema, nabubuhay ang unit. Pero, low power. Or, imbalance. Pero, tsaka itong ano, itong bridge niya. Make sure na malinis po yan. Okay. So, nadali natin siya dito sa... Okay. So, tingin ko, hindi naman lahat ng unit ganito yung problema, no? Pero nailabas ko po yung isa sa mga itinatago kong sekreto dito, no? Baka naman po isipin nyo na napakadali lang po pala namang gawin ito. Hindi po lahat ng mga units ganun, no? So, ito pong pinakita natin, mabilis lang siyang nagawa. Hindi po parating ganun ang nagiging resulta. May mga pagkakataon po na pumapasok tayo dun sa mga, tawag dito, yung mga napakahirap na procedure, no? So, ito po parang nangyari dito is, nangyari po is parang ano lang, chamba lang siya. Okay.
may mga tsamba pong ganito na madadali. And baka naman yung mga unit ninyo dyan na may mga ganitong problema na no power, and yung ibang mga units ninyo baka ganito lang din ang mga problema nila, or may mga madadali lang naman talaga, mga lost connection lang, pwede nyo subukan. Okay, ingat na lang po kayo. So okay, karaniwan po yun ang karaniwang ginagawa natin. Pero sa oras na nagloko po ito, habang inoobserbahan ko, pupunta po tayo dito. Papakita ko to. Okay, meron ako isang Aegis Legend dito. Na, bali sa akin na itong unit na to eh. Ito yung ibinigay sa akin ng customer after na palitan ko yung LCD niya. Kung napanood niyo po yung isa kong pinost na video na Aegis X na nagpalit tayo ng LCD, ibinigay na niya sa akin yung unit, no. So ito po yung mga i-check niya, no. Kapag hindi nabubuhay, kita niyo tong positive line na to, i-check niyo po yan. Baka putol. Then yung nasa loob, yung negative line, okay? And paano binabaklas yan? Pakita ko na rin. Ganito po kasimple yung baklasin yan, no. Pag minsan, kapag original pa po yung dikit, mahirap pong baklasin yan. Pero ito po yung diskarte. Tanggalin nyo yung apat na tornilyo. So baka nagtataka kayo, bakit yung apat na tornilyo nabuhay na siya? Bakit dun sa apat na tornilyo buhay na, no? Dahil po itong apat na tornilyo ito, malaki po ang ginagampanan. Oh sure. Malaki yung ginagampanan niya na papel. Okay? May asan yung ano, yung kulay red ko na nandyan ba? Ito. Malaki yung ginagampanan niya sa power. Sa power, powering on ng unit. Bakit? Kasi ito, papakita ko sa inyo, no. Excuse. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit. Okay, dyan muna yung tornilyo yan. So ito, papakita ko muna sa inyo. Pagbago po ito, ganito yung nangyayari. Mahirap ang baklasin. Yung iba, ang ginagawa nila, kinakalkal po ito. Kita nyo, kinakalkal nila yan para matanggal. And mahirap po dyan sa part na yan. So anong gagawin mo? Ganito. Kumuha ka ng pwedeng pamalo, like itong screw na to. Huwag lang masyadong malakas, no. Huwag papaluin niyo siya dito. Pumunta kayo dito sa may parting metal. Ayan, sa may parting loob. Then, kumuha kayo ng ganito, pliers. Tapos, patikin ninyo. Kita nyo, ayaw kumalas. Bigyan mo, ito po, no. So kukuha tayo ng ano, mas mabigat. Ayan, mas mabigat to. So ayaw niyang bumigay dito sa manipis, sa mamagaan. Gagawin natin. Ayan, kita nyo, umaangat na siya. Ayan, o. Ayan, umaangat na siya. So, papunta na yan sa pagkalas. So, wag nyo lang masyadong paluin na matindi. No? Ayan, tumalsik na. Kita nyo. Ayan. Pinaliwanag ko na to dati dun sa, ano, pinaliwanag na natin ito dati, mga post dun sa dati nating ipinost na vlog, no. So ito ang dahilan kung bakit dun siya nabuhay. Ito. Kasi itong mga tornilyong ito, connected po yan dito sa negative. And itong negative, connected po yan dito. Papunta dito. Okay.
So, kung connected siya dyan, dumadali ang kuryente papunta dito sa mga tornilyong ito. Papunta dito sa mga connection na to. Sa mismong body. Sa mismong chassis. Papunta dito sa chassis na to. Papunta sa board. Okay. Kung disconnected po yung mga tornilyong yan, okay, malaki ang problema. Hindi nabubuhay halos yung unit. Okay, kita nyo. And, kung mapapansin nyo doon sa indication, kanina, nung hindi pa ito nabubuhay, nabubuhay lang po siya, naglo-low battery kapag ikinabit ko yung charger. So, bakit ganun? Kasi yung charger, rekta po yan. Hindi mo kailangan ng power supply galing dito sa part na to. Hindi mo kailangan ng power supply dyan. Rekta ito. Ang problema dito, 5 volts. So, sasabihin niya, low power. Okay. Yan. Yan lang sasabihin niya kasi ang nakakonect sa kanya charger. So, normal niyang sabihin yan. So, sa oras na yung mga unit ninyo ay nagkaganon, ayan, pag sinaksak nyo yan, walang battery ha, at nakita nyo po yan, itry nyo muna pong higpitan nito. Okay. So yun mga box, no? Isa sa mga sikreto natin sa pagre-repair, troubleshooting po yun, procedure. Hindi po tayo pupunta kagad sa pinakamalalim na parte, no? And kung papansin niyo, buhay na po itong unit. Although, oobserbahan pa po natin ito. Oobserbahan pa natin yan hanggang bukas. And siguro, kung kinakailangan, baklasin ko pa rin siya para makita yung loob and malinisan talaga na mabuti kung may mga sumasablay pa rin sa loob. Okay, mga paps? So, yun mga paps, no? Salamat po sa panonood. And tingin ko okay na tong unit na to. Testingin natin kung bago natin i-end itong video, no? Bago natin tapusin, testingin muna natin to kung magno-normal siya, kung makakapag-fire siya, no? Okay, may nakikita na kagad tayo, no? Nakikita ko na yung coil niya. Ayan, no? Ayan, umusok na. Kita nyo ba? Ayan. So, observe na lang po natin ito. So, yung mga maps, no? Salamat po sa panonood, then ayan, okay na po itong unit dun sa simpleng move natin ng troubleshooting. So sana mapakinabangan nyo po yun, and patuloy nyo pong subaybayin yung channel, and marami pa po tayong inalabas ng mga ganito. May mga naka-stock pa po tayo. Habang tumatagal po na dumadami yung mga pinapagawang ganito, natututuho tayo. Siyempre, pinag-aaralan pa rin naman natin, lalo na yung mga bagong units. And pasensya na kayo kung may mga pagkakataon na yung mga request ninyo hindi ko napapagbigyan. Okay? Hindi natin napapagbigyan dahil may mga time na limitado po yung oras, no? Pinagsasabay natin yung pagre-repair dito ng kung ano-ano. And dito mga babe. And kung may oras tayo, binibigyan ko naman at least 2 to 3 videos tayo per week. And kahit pa paano, tutugunan natin, no? Pero pasensya na kayo dun sa, lalo na yung mga pagminsan, hindi ko nasasagot. Siyempre, hindi natin makuha lahat yung mga nagme-message. Pagminsan, sobrang dami. Sa Messenger, sa YouTube. Okay? So, kumukuha po tayo ng time para ma-manage natin yan. Okay? Okay, medyo napapahaba na ako. Salamat po sa panonood talaga. And patuloy nyo pong suportahan yung channel. And pag lumaki po itong channel natin, talaga namang ibibigay ko rin po sa inyo at ibabalik ko sa inyo yung mga ating mga biyaya, sabi nga. Okay. So, salamat po mga paps, and keep on tuning, and bye-bye. Ingat kayo. Tada! Gumana. No, because that's gonna... Oh, God! That's gonna be too...